There are very, very few now who can observe how pottery is done in a small village. And the young people can learn from these old practices. The people can still look what the past culture must have been. Maging magiting sa laban ng buhay. Maging magiting, kaya mong piliin ang kabayanihan araw-araw. Sa isip, salita at gawa, tayo ay maging magiting. Nandito tayo ngayon sa Tiwi. Ang Tiwi ay kilala sa mga paggawaan ng mga iba't ibang klase ng paso. The golden age of Philippine pottery is during the metal age in the Philippines from about 2,000 years ago to 1,000 years ago. And most of them are low-fired pottery. These kinds of vessels, they are utilized for cooking vessels, water container, and for food preparations as storage vessels. And later on, they were turned into burial jars. Pottery has been a technology and trade among villages in the Philippines, mostly in the coastal areas. Sa araw-araw naman po nang ginagawa ko rito sa pagpapaso, patuloy naman po na sa aking paggawa para may ma-share naman po ako doon sa mga tao na kulang din naman po sa kaalaman about dito sa pottery. Patuloy rin po ako na gumagawa ng mga product para maipakita ko rin po yung kakayahan ko na kung ano meron ako na kaya ko mag-produce ng isang product na maipromote ko rin sa ibang tao na wala naman po silang mga ganitong kakayahan na gumawa ng about pottery po. Ang kahalagang po ng pagpapaso, para ka lang naglalaro sa bawat gawa mo, pag nakita mo na siya, na parang masayang pagtingnan ang mga ginagawa mo, lalo na kung maganda ang gawa mo. Ikaw naman magdidepende sa gawa mo kung maganda. Cultural heritage is a very important part of our life because it shows our traditions, our cultural practices, what our ancestors have done for us and even before us. All these old practices, which are not very common now or not observable in the present day, there are still few. Like in Bicol, before there were many in Bulacan area, Pampanga area, but now there are getting fewer and fewer. So the traditions in all these kinds of pottery and basketry is now being lost. Sa ngayon, yung ginagawa namin, malagi po nagiging part namin na itong pagiging isang pottery. Ang gusto lang namin ay hindi mamatay ang sa aming kultura bilang isang pagpapottery. Dito mo makikita ang simpleng pagiging isang bayani. Hindi naman sa lahat ng pagiging isang bayani talagang nakikipagdigma ka, di ba? Kinakailangan mo dito bilang isang bayani, siguro part na doon na mapangalagaan mo ang pamilya mo, makatulong ka sa ibang tao. Para rin po yung buhay natin,
kung gaano kaganda yung buhay natin, kung gaano kasi yung buhay natin, ganun din yung i-apply natin na kulay para mas maganda. Kung happy ka, maganda yung kalalabasan, di ba? May mga ganun kasi na mga bagay na pag hindi mo gusto ngayon magpintura, magkulay, hindi maganda yung products mo makikita mo. So, ako, inspired ganun. Ito, isang simpleng pagiging bayani na nakikipaglabang ka, part lang doon sa hanap buhay namin na maibigay ang best namin, masiyahan ng tao, kung anong mayroon kami. Yun po ang pagiging isang bayani ng isang pottery na may kakayanan din kami, maski simpleng pamamaraan. At least, nakatulong kami po doon sa mga tao. Maging magiting, maging matiyaga sa paggagawa ng mga paso. Maging magiting, maging malalahanin sa ating kultura. Maging magiting, magtrabaho ng may puso. Maging magiting sa laban ng buhay. Maging magiting, kaya mong piliin ang kabayanihan araw-araw. Sa isip, salita at gawa, tayo ay maging magiting.